Ay, hello sa inyong lahat. Ang paksa po natin ngayon ay patungkol po sa infant baptism. Alam nyo na yan, no? So, alam nyo na po, mag-i-invite muna ako. Sana may signal. Kasi sobrang hina po talaga ng signal ko. Shout out po sa lahat ng mga Catholic defender dito. Congratulations po sa atin lahat, no? Sa kabila ng talagang mahigpit ang labanan sa usapin ng ating pananampalataya ay pinipilit pa rin nating maging matapang at lakasan ng ating mga loob, no? Shout out po sa inyong lahat na sa mga nanonood at nagpa-follow pa rin sa akin, hindi ba? Sa dami ng mga bashers ko, sa dami ng mga nagtangkang sirain yung pangalan ko, maraming maraming salamat sa pagtitiwala po ninyo sa akin. No, sa ngayon, mag-i-invite po muna tayo. Okay. Para makapag-start na tayo. Yung paksa po natin ngayon ay patungkol po sa infant baptism, ha? Kasi alam naman po natin na sobrang dami ng mga tumutulig sana hindi Katoliko patungkol sa usapin ng infant baptism, no? At isa ito sa napili kong ipaksa para mabigyan din ng linaw kung ano ba ang stand ng ating simbahan patungkol po dito sa usapin ng infant baptism o ang pagbibinyag sa mga sanggol. Ito po bang pagbibinyag sa mga sanggol ay ito po bang pagbibinyag sa mga sanggol ay nasa katuruan ng simbahan ay nasa Biblia ba 'tong makikita ba 'to na dapat tayong mga Katoliko sanggol pa lang binyagan mo na agad? Kasi sa iba wala, 'di ba? Pagkakaalam ko yata sa mga hindi Katoliko, wala silang infant baptism. No, sa atin lang talaga may infant baptism. So, napakaganda ng ating pag-uusapan. At sa lahat po ng mga Catholic defenders, sa mga Katoliko po, no, na nandito, no, shout out sa inyo. Kung meron kayong maidadagdag at kung ano yung mga opinion ninyo na pagdating po sa usapin ng infant baptism, comment down below, no, i-share po natin ang iba't ibang doktrina ng ating simbahan, no? At napakahalaga po nito para yung mga tao na hindi masyadong alam kung ano yung aral ng ating simbahan pagdating sa infant baptism, malaman din nila, no? Kung meron kayong maidadagdag or during dun sa presentation natin, no? Sana maipaliwanag nyo din sa mga kapwa din nating Katoliko kung bakit ba tayong mga Katoliko ay meron tayong isinasagawang infant baptism. So, mag-i-start na po tayo sa presentation kasi hindi naman po ako nagla-live para sa mga maraming-maraming tao. Hindi ko naman po din talaga pinangharap, no? Kasi malabo rin namang mangyari sa itsura ko pa lang ito. Pero, bago po tayo magsimula, please po sa lahat po ng mga nanonood ng live ko at nagtsatsaga po sa akin sa bunganga kong ito, no? Subscribe po kayo sa YouTube channel ko, Sanrio TV. At sa lahat po ng mga makakapanood nito, please visit my YouTube channel. Ang dami pong protestanteng nagko-comment na po doon sa videos ko, doon po sa YouTube channel ko, na inaatake na po yung ating simbahan dahil po doon sa mga live videos presentations ko, no? Dito sa Facebook. So please tulungan niyo ako kasi marami sila, mag-isa ako, 'di ba? So lugi. Hindi naman sa lugi, pero sa sobrang hina po kasi ng signal ko, hindi lahat sila nare-replyan ko. Alam niyo naman kung nasa probinsya ako at talagang napakahina ng signal dito. At tinudumog po kasi ng protestante yung comment box doon sa YouTube ko. At minsan kapag nagko-comment ako, nag-loading lang siya kaya hindi na rin ako nakakapag-reply. So please po, subscribe po kayo sa YouTube channel ko, Sanrio TV. At pakibisita na rin po yung comment box po doon sa pag may nakita po kayo para po maipaliwanag nyo rin sa kanila kung ano po ba ang stand ng ating simbahan patungkol doon, based doon po sa mga video kung saan sila nagko-comment, no? So, pag-uusapan natin ngayon ay ang usapin patungkol po dito sa binyag, no? So, ano ba yung binyag? Pag sinabing binyag at ito ay may turo at aral tayong mga Katoliko pagdating sa binyag. So ano ba tong binyag? Ito pong binyag na ito, ito yung unang sakramento na tinatanggap nating mga Katoliko, 'di ba? Tayong mga Katoliko, meron tayong 7 sacraments. Itong 7 sacraments na to, ang unang-unang tinatanggap natin sa 7 sakramento ay ang binyag, no?
At ang binyag na ito, ang sakramento ng binyag na ito, ito ay isang daan patungo sa isang espiritual na pamumuhay ng bawat Katoliko, no? Ang binyag, ito ay isang daan para tayo ay mamuhay ng may kabanalan. Ito ay daan patungo sa espiritual na pamumuhay nating mga Katoliko, no? Ang binyag, no, ang sakramento ng binyag, inaalis nito o tinatanggal nito ang mga kasalanang mana o original sin. At ito ay pinapatawad ng Diyos. No, naniniwala tayo na kaya ang binyag, tayo ay nagbibinyag ng sanggol dahil tayo ay may tinatawag na original sin o kasalanang mana. Sa hindi kasi Katoliko, hindi po sila naniniwala dito sa original sin. Tayo lang pong mga Katoliko ang naniniwala pagdating sa kasalanang mana na tinatawag o original sin. No, kaya ang sanggol binibinyagan dahil tayo ay naniniwala sa kasalanang mana. No, kasalanang mana 'yon. At dahil sa pagbibinyag sa sanggol, inaalis o tinatanggal o hinuhugasan ang mga kasalanang manang ito. No, kaya tayo may pagbibinyag sa sanggol. Tinatanggal ng binyag sa sanggol, no, pagbibinyag sa sanggol, tinatanggal nito ang temporal na parusa upang ang taong nabinyagan ay maging nilalang muli, no, o isilang muli. At walang kasalanan ang naiiwan sa kanya na siyang ayaw at kalaban ng Diyos. No? Yung mga sanggol po na binibinyagan, tinatanggal po yung mga temporal na parusa kasi meron tayong original sin, na, no? At kapag nabinyagan ng sanggol, sila ay nagiging nilalang muli o isinilang muli. Yan yung tinatawag na born again. No? Isinilang muli dahil nagiging bago na yung katauhan nila dahil nalinis na at natanggal na yung original sin na tinatawag natin. Wala na pong kasalanan ang naiiwan dun mismo sa sanggol na siyang ayaw at kalaban mismo ng Diyos. Tandaan po natin, pag ikaw ay may kasalanan, kalaban ka ng Diyos. Kaya nga tayo nagko-confess, kaya tayo nagkakaroon tayo ng mga indulgence, meron tayong mga devotion, kasi ayaw ng Diyos ng kasalanan. No? At sa pamamagitan ng binyag na ito, dahil ang sanggol ay may original sin, no, o kasalanang mana, nahuhugasan ito na kung saan yung kasalanang meron siya na nakatatak dun sa sanggol na yun ay nawawala. Kasi yung kasalanang mana na yun, yun yung ayaw ng Diyos. No? So sa pamamagitan ng binyag, natatanggap natin ang mga biyaya ng Diyos upang tayo ay mapabanal at maging banal at maging kaisa ni Kristo at maging bahagi ng mistikong katawan ni Kristo. At ang mistikong katawang ito, anong tawag nating mga Katoliko? Ito ang simbahan, no? So kapag tayo ay nabinyagan, tinatanggap natin o natatanggap natin o matatanggap natin yung mga biyaya ng Diyos, no? Para tayo ay mapabanal at maging banal. Hindi ka naman pwedeng maging saint kung hindi ka nabinyagan, no? So ang pagbibinyag o ang baptism o infant baptism, isa rin itong daan para maging saint ka, di ba? Para maging banal ka, walang banal na hindi nabinyagan sa panahon ng Kristiyano, ha? At para tayo ay mabuhay at mamuhay ng may kabanalan, no? At sa pamamagitan po ng binyag, meron tayong tinatanggap na tatlong bertud. Ano yung tatlong bertud na tinatanggap natin sa pamamagitan ng binyag? Ang tatlong bertud na tinatanggap natin sa pamamagitan ng binyag, ito yung tinatawag nating faith. No, nagkakaroon ka ng pananampalataya. Nagkakaroon ka ng hope, kundi ng pag-asa. At nagkakaroon ka ng love. Ito yung pag-ibig. Ito yung tatlong bertud na tinatanggap nating mga Katoliko kapag tayo ay nabinyagan. At kasama na din dito ang mga kaloob ng Espiritu Santo. So even the gifts of the Holy Spirit matatanggap natin pag tayo ay nabinyagan. No? Ang mga sanggol ay isinilang sa isang estado, no, na may minanang kasalanan, no, o original sin, no. Ang mga sanggol ay isinilang sa isang estado na may mga minanang kasalanan o original sin, kaya dapat lang silang bautismuhan o binyagan, no. Ayon dito kay San Agustin, kung babasahin natin yung sinabi ni San Agustin dito, no, ang original sin o kasalanang mana ay nakakapit sa kaluluwa ng isang bata. San Agustin to, ha? San Agustin. Ang original sin o kasalanang mana
ay nakakapit sa kaluluwa ng isang bata. Sa kanyang kaalaman, kaya maaaring mawala din ito sa pagbabautismo sa kanyang kaalaman. So naniniwala rin si San Agustin na ang original sin o ang kasalanang mana, ito ay nakakapit sa kaluluwa ng isang bata. Kaya tayo ay may pagbibinyag sa sanggol. Magpunta naman tayo sa usapin na kung saan ginagamit pang atake ng mga hindi Katoliko pagdating sa usapin ng binyag, no? Ang sabi ng hindi Katoliko, no, na tinatawag nating sulpot, ang isang bata kahit walang bautismo, no, ang isang bata kahit walang bautismo o ang isang bata kahit walang binyag, siya ay matatawag na makalangit pa din, no? Dahil wala pa itong muwang, wala siyang muang, inosente siya sa kasalanan, no? Kaya hindi daw ito dapat binyagan. Ang isang bata, hindi daw o ang isang sanggol, hindi daw dapat tayo nagbibinyag sa kanila kasi wala pa naman silang alam sa kasalanan . Yun yung statement nila. So bakit tayo magbibinyag? Ito yung kanilang sitas na nilalatag laban sa Iglesia Katolika. Marcos 10 verse 14, nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang katulad nila ay mapapabilang sa kaharian ng Diyos." No? So napakalinaw sa sinabi ni San Marcos dito, no, na nasa mga bata daw ang paghahari ng Diyos. No? Nasa mga bata. So yung tanong nila dito, ang bata, nasa kanila na pala ang paghahari ng Diyos . Di ba? Nasa mga bata na nga raw yung paghahari ng Diyos. So bakit kailangan pa siyang binyagan? Di ba? Kung nasa bata na yung paghahari ng Diyos, nandun yung kaharian ng Diyos, so bakit mo pa kailangan binyagan? Di ba? So, parang sinasabi nila, mali na naman kayong Katoliko . Kasi pinaghaharian ng Diyos ang mga bata tapos bibinyagan mo. Pwede bang maghari ang Diyos sa batang may kasalanan? Di ba? Yun yung atake ng mga sulpot, no? Ang mga bata, no, lagi po nating tatandaan, ang mga bata ay bahagi po yan sa plano ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos o desire ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas. Lahat ng tao ay maligtas, ha? Tao. Desire ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas. Kalooban ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas. At kasama ang bata at ang sanggol sa plano ng Diyos. Unang Timoteo 2 verse 4. Na siyang may ibig na ang lahat ng tao ay mangagligtas at mangagkaalam ng katotohanan. Sabi ni Timoteo, na siyang may ibig na ang lahat ng tao ay mangagligtas at mangagkaalam ng katotohanan. Mateo 18 verse 14. Sabi ni San Mateo dito, "Gayon din naman, hindi ayon sa kalooban ng iyong Ama na nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito." So meaning to say, unang-una ang sabi ni Timoteo dito, no, na siyang may ibig na ang lahat ng tao ay mangagligtas. Ang sanggol ba, hindi ba tao? Hindi ba tao siya? Bakit sinabi rito ni Timoteo na siyang may ibig na ang lahat ng tao ay mangagligtas? Ibig ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas. Ang sanggol ba, hindi tao? So meaning to say, ang sanggol, hindi pa rin siya ligtas kasi dapat sinabi rito ni Timoteo na siyang may ibig na ang lahat ng tao ay mga ligtas pera ang sanggol kasi wala silang kasalanan. Sana ganun . Ganun yung statement . Pero yung statement ni Timoteo dito na siyang may ibig na ang lahat ng tao ay mga ligtas. Lahat ng tao. So kasama ang sanggol, no? Ibig niya na pati ang sanggol ay maligtas. Kasi kung exempted ang sanggol dito, except ang sanggol, sana ang sinabi ni Propeta Timoteo na siyang may ibig na ang lahat ng tao ay mga ligtas pera sa sanggol. Wala tayong nabasang kanya, no? Ang kalooban ng Diyos na ang tao ay maligtas at hindi mapahamak, maging ang isa sa maliliit na ito, no? Ayun ang sabi niya, ang kalooban ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas at hindi mapahamak, maging ang isa sa maliliit na ito. At wala po tayong mababasa rito na exempted ang sanggol. Ang sanggol ay tao at kalooban ng Diyos na ang tao ay maligtas. Desire
ng Diyos na ang tao ay maligtas at wala sa statement na kalooban ng Diyos ay na ang tao ay maligtas except sa sanggol kasi ligtas na sila. Wala po tayong mababasa, no? Nasa ang paghahari ng Diyos ay mga ay nasa sanggol. Lahat naman ng tao nasa atin ang paghahari ng Diyos eh. 'Di ba? Kahit tayo ay nakakagawa ng kasalanan, pero yung kalooban natin ang sinisigaw pa rin yan pag-ibig. 'Di ba? Nadudun pa rin ang paghahari ng Diyos, pero hindi nga lang ganoon kalalim. Ganon din sa mga bata, ang paghahari ng Diyos nasa kanila, pero hindi nangangahulugan, naligtas na sila. Kasi sana nabasa natin dito, except sa sanggol, except sa bata. Pero ang kalooban ng Diyos, ang lahat ng tao ay maligtas. So dito tayo papasok sa gayong statement nila, no? Dito natin pag-uusapan, no? Bakit nga ba kailangan binyagan ang sanggol? Bakit ang Catholic Church ay may statement at may aral na bakit ba kailangan binyagan ang sanggol? Ang sabi ng mga hindi Katoliko dito, walang pananampalataya ang sanggol, kaya hindi ito dapat binyagan. 'Di ba? Kasi ang may pananampalataya, kung ikaw ay may pananampalataya, ikaw dapat ay binyagan. Ang binibinyagan lang daw dapat dito ay yung may pananampalataya. So yung sanggol, wala pa raw yung pananampalataya, kaya hindi pa sila dapat binibinyagan. Yan yung sinasabi ng mga hindi Katoliko. Kaya ayaw nila ng pagbibinyag sa sanggol kasi wala pang faith yan. Kilala na ba nila si Kristo? Di ba wala pa silang muang, inosente pa, is inosente, hindi pa nagsasalita. Hindi nga yata nila alam kung itsura ng anghel o yung makapagsalita man lang ng anghel. So wala pa silang faith, yun ang sabi ng hindi Katoliko. Kaya hindi dapat daw natin binibinyagan yung mga sanggol, no? Meron silang sitas na inilalatag dito patungkol sa statement nila na ang mga sanggol daw ay walang pananampalataya. Mababasa natin ito sa Marcos 16, verse 15 to 16. Ang sabi dito, sinabi ni Jesus, ipangaral ang mabuting balita na ito, ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas. I repeat, ang sabi ni San Marcos 16, verse 15 to 16, sinabi ni Jesus, no? Anong sabi ni Jesus? Ipangaral ang mabuting balita na ito, ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas. So napakalinaw yung sinasabi rito ni San Marcos, no? Na ang sabi niya rito, dapat sumampalataya ka muna bago ka binyagan. 'Di ba? Sabi niya eh, sumampalataya ka at binyagan. So lalabas dito sa sinasabi ni San Marcos, kinakailangan mo munang sumampalataya tsaka ka magpabinyag, no? So kung babasahin natin yung statement ni San Marcos, no? Kung i-relate natin to sa sanggol, sa pagbibinyag ng sanggol nating mga Katoliko, paano nga naman, 'di ba? Bakit mo bibinyagan yung isang sanggol? Ay wala pa yang muang. Wala pa silang konsensya, no? Hindi pa nila alam kung ano ang ibig sabihin ng tama at ng mali, no? So paano sila sasampalataya? Eh hindi pa nga nila alam 'yan. Wala pa nga silang idea pagdating sa simbahan. Eh samantalang sinabi ni San Marcos dito, sumampalataya ka muna bago ka magpabinyag. Eh, ang sanggol, wala nga pananampalataya. So bakit natin sila binibinyagan? So maliba ang infant baptism o pagbibinyag sa mga sanggol ng Iglesia Katolika? Meron ba tayong nilalabag na aral dito ayon sa Biblia? No? Dito sa, excuse me, dito sa Marcos 16, verse 15 to 16, no? Ang sabi rito ni Marcos 16 verse 15 to 16, no? Sumampalataya ka at mabinyagan, ikaw ay maliligtas. No? Sumampalataya ka muna bago ka magpabinyag at ikaw ay maliligtas. Dito po sa statement niya, sa mga hindi Katoliko lalo dito, dahil ito yung paborito ninyong nilalatag, no? Ang tinutukoy po dito ni San Marcos ay yung mga pagano. No? Mga pagano po ang kausap dito ni San Marcos. Sila yung mga tinaguriang walian pagan, no? O mga paganong walian, no? Na nagpa-convert sa pagiging Kristiyano, no? At yan po ang sinabi ni San Marcos sa kanila. Etong sinasabi ninyo na sumampalataya ka at mabinyagan, ikaw ay maliligtas. Ang statement na ito ay nakapatungkol po sa mga pagano na nagpa-convert para maging Kristiyano. So kung ikaw ay magpapa-convert ka, kunyari ikaw ay galing ka sa pagano, kailangan mo munang sumampalataya doon sa aaniban mo bago ka magpabinyag.
At itong statement na to ni Marcos ay nakapatungkol po ito sa mga pagano. Hindi po ito nakapatungkol sa mga sanggol. At hindi po totoo, pamamalian ko ang sinasabi po ng mga hindi Katoliko na ang sanggol daw ay wala pang pananampalataya dahil wala silang muang. Inosente sila, wala silang alam. Hindi nila alam kung ano ang tama at mali. Pamamalian ko yan, no? Hindi po totoo na ang sanggol ay walang pananampalataya. Ang sanggol ay 100% na may pananampalataya. May katibayan ba si Sanrio dito, mga kamangga? May katibayan ako. Mateo 18 verse 6. Ang sabi rito ni San Mateo, mas mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa leeg ng isang gilingang bato at ihulog sa ikalaliman ng dagat kesa siya'y maging sanhi na pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananampalataya sa akin. Na isa sa maliliit na ito na nananampalataya sa akin. Meron pang isa. Mateo 21 verse 16. Ang sabi rito ni San Mateo no, sa 21 verse 16, sinabi nila kay Jesus, narinig mo ba ang sinasabi nila? Narinig ko, tugon ni Jesus. Hindi nyo ba nabasa sa kasulatan? Pinalalabas mo sa bibig ng sanggol at pasusuhin ang wagas na papuri? Basahin natin ulit, mga hindi Katoliko, makinig. Mateo 21 verse 16, sinabi nila kay Jesus, narinig mo ba ang sinasabi nila? Oo, narinig ko, tugon ni Jesus. Hindi nyo ba nabasa sa kasulatan? Pinalalabas mo sa bibig ng sanggol, ha? Pinalalabas mo sa bibig ng sanggol at pasusuhin ang wagas na papuri. So malino po sa statement po ni San Mateo dito, pinalalabas sa bibig ng sanggol at pasusuhin ang wagas na papuri. Meron po bang tao na nagpupuri na walang pananampalataya? Pwede ba na ang tao ay magpuri ng walang pananampalataya? Pwede ba yung ganon? No? Praising, magpupuri ka. Praise and worship, pwede ka bang magpraising ng wala kang faith? Ang sabi niya rito, pinalalabas mo sa bibig ng sanggol at pasusuhin ang wagas na papuri. So pwede ka bang magpuri, pwede ka bang magpraising ng wala kang faith? Hindi pa pwede, di ba? Tayong mga tao, ang lahat ng tao ay nagpupuri sa Diyos. Tama? Lahat ng nilalang, lahat ng tao, basta ikaw ay tao, tayong lahat ay nagpupuri sa Diyos. Tama yan, no? Dahil tayo, bakit tayo nagpupuri sa Diyos? Dahil tayo ay nananampalataya at sumasampalataya sa Diyos. Kaya tayo nagpupuri. Tama ulit, di ba? At isa sa maliliit na ito, na sabi sa Mateo 18 verse 16, na nananampalataya sa akin, no? Malinaw na ang sanggol ay may pananampalataya din. Kaya malinaw po ang konsepto dito sa ibinabato na naman ng hindi Katoliko na wala raw pananampalataya ang sanggol. Ang mga sanggol ay may pananampalataya dahil pinalalabas ng Diyos sa bibig ng sanggol at pasusuhin ang wagas na papuri. Hindi po tayo pwedeng magpuri ng wala kang faith. Saan ka naman nakakita nag-praising ka wala kang faith? Diba? At even the babies, no, kahit ang mga sanggol, ang mga breast nagbe-breastfeed pa na sanggol, no, dumidede pa yung mga pasusuhin pa. Pinalalabas na ng Diyos sa kanilang bibig ang wagas na papuri. 'Di ba? So meaning to say, maaaring yung pag-uha, kasi 'di ba kung papansinin niyo, ang iyak ng sanggol, mapa-Chinese, English, Latin, kahit ano pang lahi ng sanggol, pag bagong silang, pare-pareho sila ng iyak, 'di ba? At walang nakakaintindi ng lengguwaheng iniiyak ng sanggol. Tanging ang Diyos lang ang nakakaalam, 'di ba? Kahit anong lahi pa ang pinanggalingan ng mga sanggol na ito, kung papansinin niyo, pag umiiyak sila, pare-pareho lang sila ng lengguwahe, 'di ba? 'Yun yung ibig sabihin ng Diyos dito na pinalalabas mo sa bibig ng sanggol at pasusuhin ang wagas na papuri. So hindi natin alam kung paanong papuri na matatawag yung ganong klaseng
ano, pag-iyak ba ng sanggol? Kasi sa pinalalabas sa bibig ng sanggol, eh, hindi naman pwedeng lungan. Diba? Hindi naman pwedeng lumungad yung sanggol, wagas na papuri yun. Pag lumabas ang sanggol, ano ba yung unang lumalabas sa bibig niya? Diba yung iyak? Yung iyak. So, ibig sabihin, yung pag lumabas ang sanggol sa sinapupunan ng isang ina, yung unang uha ng sanggol, yun ay pagpapakita na sila ay nagpupuri sa Diyos na, Lord, buhay ako, sinilang ako, Lord, salamat. Hindi natin alam kung ano yung lengguwahe ng sanggol na yun, pagkasilang na pagkasilang nila, na paano sila nagpupuri sa Diyos. Tanging ang Diyos lang ang nakakaalam ng lengguwahe yun. Diba? Yung uha, uha. Kahit sa ang bansa tayo pumunta, pare-pareho ng iyak, pare-pareho ng dialect, o no, nung yung way ng pag-iyak ng isang sanggol. Diba? At malinaw, no, sa binasa ko, pinalalabas ng Diyos sa bibig ng sanggol ang wagas na papuri. So, eto yon yung kapag sinilang mo yung sanggol, nanganganak ang isang ina, at yung sanggol, sabi niya, pinalalabas mo sa bibig ng sanggol. Ano ba yung unang-unang lumalabas sa bibig ng sanggol? Lungan? Di ba hindi? Ang unang-unang lumalabas sa bibig ng sanggol ay yung uha, no, yung pag-iyak ng sanggol. At yun daw ay pagpapakita ng wagas na papuri. So, ibig sabihin, kahit ang sanggol ay may pananampalataya, dahil hindi ka naman po pwedeng magpuri nung wala kang faith. Wala naman sigurong ganun. Nagpuri ka, tapos hindi ka naman pala nananampalataya. Kaya ka nga nagpupuri kasi sumasampalataya ka. At tayong lahat, ang lahat ng tao ay nagpupuri dahil tayo ay sumasampalataya na may Diyos. No? Magkakaiba man yung ating paniniwala sa turo o sa aral ng ating tinaaaniban. But the point is, ikaw ay nagpupuri dahil ikaw ay sumasampalataya doon sa pinaniniwalaan mo. At ang sanggol ay nagpupuri dahil sila ay sumasampalataya doon sa kung anuman kung sino ang pinupuri nila, which is Diyos. Case number 3. Itong ikatlo, isa ito sa inaatake ng mga hindi katoliko na naman sa ating mga doktrina, no? Ito yung sinasabi nila na kung bakit mali ang pagbibinyag sa sanggol. Ang sabi dito, ang tao, bago binyagan, dapat daw munang magsisi. No? Kapag ikaw daw ay magpapabinyag, ang dapat daw magsisisi ka muna bago ka isalang sa binyag, no? Ngayon, ang tao, bago binyagan, dapat munang magsisi. Ang sanggol ba nagsisi muna kaya dapat itong binyagan? Nagsisi na ba ang sanggol kaya dapat ba ang sanggol ay binyagan? At David Jefferson Kalumpang, siguro yung bautismo regarding sa mga apostol at saka yung pamamaraan sa next live ko yan. Kasi yung topic muna natin ngayon ay patungkol muna tayo sa pagbibinyag muna sa sanggol. Kasi kung bubuuin ko siya, kakamal siya ng malaking oras, baka hindi kayanin ng load ko. No, medyo mahal din kasi pag nagla-live, no? Shout out sa iyo, David Jefferson Kalumpang. Sa susunod ko po na live, yan po yung ating pag-uusapan, no? So ang tao daw bago binyagan, kinakailangan daw munang magsisi. Ngayon, ang tanong ng mga hindi Katoliko, bakit tayo nagbibinyag ng sanggol? Nagsisisi ba sila? Meron silang sitas na ginagamit patungkol sa bago ka daw magpabinyag, ikaw ay dapat munang magsisi. Meron silang ginagamit na sitas at ito ay makikita sa Gawa 2 verse 38. No? Dito sa Gawa 2 verse 38 ang sabi, ang bawat isa sa inyo ay dapat magsisi at magpabinyag. No? So dapat magsisi ka daw muna bago ka magpabinyag. So bakit daw tayo nagbibinyag ng sanggol? Nagsisi na ba yung sanggol? Diba? Nagsisisi na ba sila? Bakit kailangan daw binyagan? Kasi dito nga naman daw sa Gawa 2 verse 38, ang bawat isa sa inyo ay dapat magsisi at magpabinyag. No? So bakit daw tayo nagbibinyag pa ng sanggol? Hindi naman daw nagsisisi ang mga yan. No? So malinaw sa nilatag ng mga hindi Katoliko na sitas, no, na dapat daw magsisi ka muna bago ka magpabinyag. Yan ang sinasabi ng mga hindi Katoliko. So paano na ngayon yung aral ng Katolika pagdating sa infant baptism o pagbibinyag ng sanggol nating mga Katoliko? So lalabas, mali at aral at baluktot ang doktrina ng ating simbahan pagdating sa usapin ng infant baptism, di ba? Kasi nga magsisi muna daw bago magpabinyag, no? Ngayon, sagutin natin yung ibinabato ng mga hindi Katoliko na dapat daw magsisi muna bago ka magpabinyag dito sa aklat ng mga gawa, no?
Ano ba ang kahulugan ng pagsisisi muna bago magpabinyag dito sa Gawa 2 verse 38? Ano ba yung diwa o yung kahulugan nito sa na ang bawat isa sa inyo ay dapat magsisi at magpabinyag na mababasa sa Gawa, no? Ang tinutukoy po, no, ang tinutukoy sa aklat ng mga Gawa 2 verse 38, ito ay para sa mga Hudyo. No, para sa mga Hudyo po yung statement na 'yan, ha? Yung Gawa 2 verse 38 na inaatake ninyo sa aming mga Katoliko na ang bawat isa sa inyo ay dapat magsisi at magpabinyag, yan po ay tumutukoy sa mga Hudyo. Para po yan sa mga Hudyo na nagbalik loob bilang isang Kristiyano. No? Yan po yun. Ang tinutukoy, I repeat, dito po sa Gawa 2 verse 38, hindi po yan para sa sanggol. No? Kasi ang sinasabi ninyo, ang bawat isa sa inyo ay dapat magsisi at magpabinyag muna. No, sabi sa Gawa, ang sanggol ba nagsisisi yan? Binibinyagan niyo yung sanggol. Kayo talagang mga Katoliko, mga turu-turo niyo, mga mali-mali. Bakit kayo nagbibinyag ng sanggol? No? Pero hindi nila alam na ang diwa at ang tunay na dahilan kung bakit nagkaroon ng statement dito sa Gawa 2 verse 38 na ang bawat isa sa inyo ay dapat magsisi at magpabinyag dahil ito para sa mga Hudyo na nagbalik loob sa Diyos na gumawa at gumagawa ng tunay na kasalanan. No? Para ito sa mga Hudyo. Mga Hudyo na nasa mortal sin, mga Hudyo na nakababad sa kasalanan, na nagbalik loob, yan ang sinabi sa kanya ng aklat ng mga Gawa na ang bawat isa sa inyo, kayong mga Hudyo kayo na magbabalik loob, kailangan nyo munang magsisi at magpabinyan. Malinaw po yan, ha? Ang bawat anak ng Kristiyano, ang bawat anak ng Kristiyano ay bahagi ng binyag. Kaya kung ikaw ay hindi na binyagan, hindi ka Kristiyano. Dahil ang bawat bahagi ng Kristiyano dahil ang bawat anak ng Kristiyano, sila dapat ay maging bahagi ng pagbibinyag. Mababasa ito sa Gawa 2 verse 39. Ang sabi rito sa Gawa, ito ay sapagkat ang pangakong ito ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, gaano man karami ang tawagin ng ating Panginoon. No? Ito yung kadugtong nung Gawa 2 verse 38. So kung bubuuin natin yung statement na to na ang bawat Kristiyano ay bahagi ng binyag, bakit? Ang bawat isa sa inyo ay dapat magsisi at magpabinyag sapagkat ang pangakong ito ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, gaano man karami ang tawagin ng ating Panginoon. So kung ikaw ay dumaan sa pagbibinyag, ikaw ay matatawag na isang Kristiyano. Dahil ang bawat anak ng Kristiyano, dapat ikaw ay bahagi ng pagbibinyag. May mga okasyon, akong babasahin sa inyo, no? May mga okasyon o may mga nagkaroon ng event, no? Na mababasa natin mismo sa Biblia na nagkaroon ng binyagang bayan, no? May ano bin kasi 'di ba kung papansinin niyo sa ating mga Katoliko, meron tayong binyagang bayan. At doon isa 'yon sa naiinis yung mga hindi Katoliko na tingnan niyo tong mga Katolikong to, nagbibinyagang bayan, no? Binibinyagan pati sanggol, no? Ito bang binyagang bayang ito na ginagawa nating mga Katoliko, ito ba ay nasa Biblia? Diba? Para pagtawanan ng mga hindi Katoliko na itong mga Katolikong to, mga pinaggagawa, wala naman sa Biblia ang binyagang bayan. No, nasa Biblia ang binyagang bayan. Basahin natin. Gawa 16 verse 15, tahana ni Lydia. Dito sa Gawa 16 verse 15 sa tahana ni Lydia, ang sabi, nang siya at ang kanyang sambahayan, ha? Nang siya at ang kanyang sambahayan ay nabautismuhan na, namanhik siya sa amin. Diba? Ang kanyang sambahayan daw ay nabautismuhan na. Binyagang bayan. Gawa 16 verse 33, bahay ng bantay. Nang gabi rin yun, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at siya ay nagpabautismo. Pati ang buong
sambahayan. So meaning, ang buong sambahayan ay nagpa-bautismo. Binyagang bayan again. Unang Korinto 1:16, sambahayan ni Esteban. At binautismuhan ko rin naman ang sambahayan ni Estefanias, no? So ibig sabihin, at binautismuhan ko rin naman ang sambahayan ni Estefanias. So sambahayan ni Estefanias, binyagang bayan again, no? Ito pa. So napakalinaw, ang buong sambahayan ay binautismuhan o bininyagan. So pag sinabing sambahayan, ito ay tumutukoy sa buong bayan. Pag sinabing buong bayan at pag sinabing sambahayang bautismo, no, sa madaling salita, sambahayang bautismo, kung itatranslate pa natin sa mas malinaw na salitang Tagalog, ito ay tinatawag na binyagang bayan. Kaya tayong mga Katoliko ay may binyagang bayan dahil sa sambahayang bautismo, no? At pag sinabing binyagang bayan, no? Pag sinabing binyagang bayan o sambahayang bautismo, kasali na dito ang alin? Pag sinabing binyagang bayan, sambahayang bautismo, kasali na dito ang buong pamilya at bawat pamilya. Tama? Pag sinabing kabuuan, sambahayang bautismo, sambahayang binyag, kasama dito ang buong pamilya. Kasi dito sa mga nilatag ko sa inyong statement, hindi ko naman sinasabi na ito ay eksklusibo lang para sa sanggol. Kasama dito yung mga adult, mga matatanda, binata, dalaga, di ba? May asawa o hindi. Pero nandito rin yung mga sanggol, di ba? Kaya siya tinawag na binyagang bayan. Hindi ko sinasabi na dito sa mga nilatag kong statement, pagdating sa mga okasyon na naganap dito sa Biblia na may mga binyagang bayan na ganap, ito ay eksklusibo para lang sa sanggol, hindi. Pero dito sa binyagang bayan na to, kapag sinabing isang sambahayang bautismo, no, tumutukoy dito sa isang sambahayan na ito ang buong pamilya, 'di ba? Ang bawat pamilya. At sa bawat pamilya ba wala bang may sanggol doon? 'Di ba? Nakukuha niyo yung point ko, wala bang may sanggol doon, no? Ayon dito kay Joel 2:16, kung babasahin natin ang sabi ni Joel, tipunin ninyo ang buong bayan. Banalin ang kapisan, pisanin ang matatanda, tipunin ang mga bata at yaong mga pasusuhin. Anong sabi ni Joel ulit? Tipunin ninyo, Joel 2:16, tipunin ninyo ang buong bayan. Banalin ang kapisan, pisanin ang matatanda, tipunin ang mga bata at yaong mga pasusuhin. So napakalinaw rito kay Propeta Joel, no? Tipunin mo ang buong bayan. So ano yung nasasakop doon sa bayan na yan? Tipunin mo ang buong bayan, pisanin ang matatanda, tipunin ang mga bata at yaong mga pasusuhin. So ang sambahayan o yung buong bayan na yan, no? Yan ay binubuo ng matatanda, ng bata at ng mga pasusuhin, ng mga sampu. No? At yung nagkaroon ng bautismong bayan kasama ang mga pasusuhin dyan. Kaya tayo nagkakaroon ng binyagang bayan. No? At ang binyagang bayan natin, hindi lang yan nakatuon sa sanggol lang. Ultimo yung mga hindi na binyagan ng pagiging Katoliko o hindi tumanggap ng Trinitarya na binyag, yun, pwede silang makisabay doon, no? Sa binyagang bayan na yan. Kasi ang sambahayang bautismo o binyagang bayan ay para sa mga Kristiyano na hindi pa nabibinyagan. Di ba? Kaya pag sinabing binyagang bayan, wala ito sa banal na kasulatan, meron. Nagdadaos ang mga sinaunang Kristiyano ng binyagang bayan at malinaw naman sa mga sitas na nilatag ko. No? Ngayon, so kapag sinabing ano, buong bayan, no, buong bayan, pisanin ang matatanda, tipunin ang mga bata at yaong mga pasusuhin. So ang sambahayan o buong bayan, ito ay binubuo ng matanda, bata, at mga pasusuhin na tinatawag nating sanggol. Kaya ang sanggol, ito ay dapat binyagan. Dahil kasama ang sanggol sa nabautismuhan, sa sambahayang bautismo na mababasa natin sa Biblia. Malinaw po yan, ha? Kaapat na kaso. Si Jesus daw, ang sabi ng hindi Katoliko sa akin, actually, itong mga kasong ito, tinipon ko po ito sa mga naging latagan ng mga hindi Katoliko, no? Ito yung mga
talagang talamak nilang pinang-aatake sa ating mga Katoliko pagdating sa doktrina ng pagbibinyag ng mga sanggol, no? Ang sabi nila dito, eto actually sa born again to eh, no? Si Jesus ay nabinyagan na. At ang binyag lang ni Jesus ang dapat nating sundin, no? Kung paano raw bininyagan si Jesus, yun lang daw yung dapat nating sundin. Kasi nga nabinyagan siya eh, di ba? Sa meron silang inilalatag na talata rito na dapat daw kung ano yung pamamaraan ng pagbibinyag kay Jesus, yun daw yung ating dapat gawin, yun ang ating dapat tularan. At ang inilalatag ng mga hindi Katoliko dito ay yung Mateo 3 verse 13 to 16, no? Mateo 3 verse 13 to 16. Dumating si Jesus mula sa Galilea. Pumunta siya kay Juan sa ilog Jordan upang magpabautismo. Ngunit tumanggi si Juan. Sinabi niya, "Ako ang dapat mong bautismuhan. Bakit ka nagpapabautismo sa akin?" Sabi ni Juan kay Kristo. Sumagot si Jesus, "Pumayag ka nang mangyari ito ngayon." Sabi niya kay Juan, "Sapagkat nararapat nating tuparin ang lahat ng katwiran sa ganitong kaparaanan." Nang magkagayon, pumayag si Juan. No? Nang nabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon mula sa tubig. Narito, no? Ang mga langit ay nabuksan sa kanya, nakita ni Juan ang espiritu ng Diyos na bumaba tulad ng isang kalapati at lumapag kay Jesus. At ang bautismo ni Jesus ang dapat lang nating gawing halimbawa, sabi ng mga hindi Katoliko, dahil ayon daw kay Pedro 2 verse 21, ang sabi daw ni Pedro pagdating sa bautismo, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkakatawag sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong tularan. No, nag-iwan daw si Jesus ng isang halimbawa na dapat nating tularan at ito daw yung pagbibinyag sa kanya sa ilog Jordan na dapat daw nating tularan mga Katoliko. Hindi raw tayo dapat nagbibinyag ng mga sanggol. No, grabe, sobra, ha? So, ayon dito kay San Mateo, si Jesus ay nabautismuhan na sa ilog Jordan, kaya ang sabi ni Pedro, si Kristo ay nag-iwan ng isang halimbawa upang lubos nating tularan. So, lalabas at sinasabi na naman nila na mali na naman ang infant baptism ng ibaka, di ba? Mali na naman tayo. Hay, naku naman talaga mga sulpot na ito, no? Dahil daw si Jesus ay nag-iwan ng isang halimbawa na dapat nating tularan at ang sinasabi daw dito ay ang kanyang pagbibinyag na naganap sa ilog Jordan, no? Sapagkat nang si Kristo ay nabinyagan na, siya ay nasa sapat na gulang na. Kaya daw hindi natin dapat binyagan ang mga sanggol dahil si Kristo daw ay nagpabinyag, hindi naman daw isang sanggol. Diyos ko, nakakaloka, no? Unang-una, si Jesus ay nabinyagan, hindi siya sanggol dahil nung tinawag si Juan Bautista para siya ay gumawa ng bautismo, si Jesus ay hindi na po sanggol, magpinsan po yan. Paano magiging sanggol si Jesus? Eh yung sinugo si Juan para magbautismo sa mga tao, hindi na sanggol si Jesus. Diyos ko, nakakaloka kayo. No? So, yun yung dahilan kung bakit hindi po si Kristo na binyagan ng sanggol kasi yung si San Juan ay nagsagawa na ng pagbabautismo sa mga tao. Hindi na po sanggol si Jesus dahil alam naman po nating magpinsan yan. Siyempre, hindi naman pwede sanggol si Juan tapos nagbabautismo na. Diba? Nakakalakad ba sanggol? So, ganun po yung dahilan kung bakit po sinasabi ninyo na ang dapat nating tularan ay yung pagbibinyag ni Jesus dahil siya ay nasa sapat na gulang na at huwag tayong magbinyag ng sanggol. Unang-una po natin sanang iisipin kung tayo po ay may mga nasa katinuan pa, no? Kung tayo ay talagang may utak pang natitira dyan. Si Juan Bautista at si Jesus ay magpinsan. Diba? Kung kapapanganak lang ni Jesus at si Juan Bautista ay sinugo na ng Diyos para magbinyag, parang ang weird naman. Bagong silang na sanggol, nagbabautismo raw sa ilog Jordan. So, syempre hindi. Kasi nagkataon lang ng isinugo si Juan Bautista, nasa tamang gulang na rin, di ba? Kaya nasa tamang gulang na rin si Jesus nung siya ay nabautismuhan. Pero for sure at 100% sure ako na
Kung si Juan Bautista nung isinilang ay nagbabautismo na ron sa Ilog Jordan, malamang 100% si Jesus na bautismohan din doon. No? Kaya wag natin pamalian. Lagyan din natin paminsan-minsan ng common sense. Ito yung isa sa mga inaatake rin ng mga hindi Katoliko patungkol sa infant baptism. Si Jesus, hindi sanggol na nabinyagan dahil lang isinugo ng Diyos si Juan Bautista para mabautismohan, si Jesus daw ay nasa tamang gulang na. Pangalawa, ang natanggap ni Jesus mula kay Juan Bautista ay hindi para linisin ang kanyang mga kasalanan. No? Hindi para linisin ang kanyang mga kasalanan kasi kung gagawin nating logic, kung gagawin nating literal na itong sinasabi rito sa Pedro 2 verse 21 na ito daw ay patungkol sa binyag ni Kristo dun sa Ilog Jordan, no? Si Jesus hindi nasanggol nung nabinyagan. Di ba yan kanina ko pa pinaliliwanag sa inyo? Dahil unang-una, nung isinugo ng Diyos si Juan Bautista para magbautismo, si Jesus ay nasa tamang edad na. At ikalawa, ang natanggap ni Jesus mula kay Juan Bautista ay hindi para linisin ang kanyang mga kasalanan. Tatandaan natin, ang bautismo na ginagawa ni Juan Bautista doon sa Ilog Jordan ay paglilinis sa mga kasalanan, di ba? Pero yung tinanggap ni Jesucristo na bautismo doon sa Ilog Jordan, hindi yun para linisin ang kanyang kasalanan dahil walang kasalanan si Kristo, no? Tandaan natin, si Kristo ay isang imakulada. Ang bautismo ni Jesus na nangyari doon sa Ilog Jordan ay isang katuparan sa propesiya at hindi ito para sa kasalanan niya, kung may kasalanan man. Hindi po yun totoo, no? Sabi ni Juan Bautista, di ba, nung sabi niya, binabautismuhan kita sa tubig, ngunit ang isang tao ay maaaring higit na dakila sa akin. So, ibig sabihin, binautismuhan ni Juan Bautista si Kristo. Ang sabi niya, binabautismuhan kita sa tubig, ngunit ang isang tao ay maaaring higit na dakila sa akin. Hindi niya sinabihan si Jesus na binabautismuhan kita sa tubig dahil ikaw ay makasalanan. So, ang pagbautismo kay Jesus sa Ilog Jordan ay hindi yan patungkol sa paglilinis ng kasalanan para i-relate mo sa atin na kinakailangan tularan natin ang pagbabautismo nila kay Kristo. Kasi si Kristo ay hindi binautismuhan para linisin dahil siya ay may kasalanan. Ang binyag nating mga tao ay isinasagawa sa atin para hugasan ng ating mga kasalanan. No? Kaya hindi nyo pwede kayong mga hindi Katoliko na tularan natin ang ginawang pagbibinyag kay Jesus. Ano kayo, Diyos? Well, edi kayo na, di ba? Dito sa Lucas 3 verse 16, sumagot si Juan at sinabi, katotohanang binabautismuhan ko kayo ng tubig, datapwat dumarating ang lalong makapangyarihan sa akin, ako ay di karapat-dapat na magkalag ng panalin ng kanyang mga panyapak. Kayo'y babautismuhan niya sa Espiritu Santo at sa apoy. No, malinaw yung sinabi ni Lucas, no? So, malinaw na may mga tao na tumanggap ng binyag mula kay Juan Bautista. No, may mga tao talagang tumanggap ng bautismo kay Juan Bautista, pero sila ay kailangan ulit binyagan. No, may mga tao na, shout out Brother Alvin J. Pernito, shout out sa'yo. So may mga tao na nabinyagan at dumaan sa pagbabautismo ni Juan Bautista, pero kailangan ulit nilang muling binyagan. Kahit sila ay nabinyagan na ron sa Ilog Jordan, sila ay dapat ulit binyagan. May katibayan si Madam Sanrio, may katibayan tayo dyan. No? Gawa 19 verse 2 to 5, at sila'y tinanong niya, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo ay sumampalataya? Hindi po. Hindi namin narinig na may Espiritu Santo pala. Tugon nila. Kung gayon, anong uri ng bautismo ang tinanggap nyo? Sinabi ni Pablo, binautismuhan ni Juan ang mga nagsisisi at tumalikod sa kasalanan. Ipinangaral niya sa mga Israelita na sila'y sumasampalataya kay Jesus ang dumarating na kasunod niya. Nung narinig nila yon, nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. So napakalinaw, ayon sa mga gawa, no, bagamat sila'y nabautismuhan na sa ilalim ni Juan Bautista sa pamamagitan, no, sa pamamagitan ng tubig, no? Si Juan Bautista, tatandaan po natin, nung siya'y nagbabautismo sa Ilog Jordan, ay tubig lang, sa pamamagitan lang ng tubig, no? Sila ay muling bininyagan sa Espiritu Santo sa pamamagitan naman ng pananampalataya nila
kay Hesukristo. Kaya nga ang sabi dito sa Gawa 19 verse 2 to 5, no? Nung narinig nila yon, nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. So iba yung pagbabautismo ni Juan sa pamamagitan ng tubig, binabautismohan kita sa pamamagitan ng tubig na ito. Ngayon naman, muli silang nabautismohan sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Jesus. Malinaw po yan, mga Katoliko, ha? Malinaw yan, mga hindi Katoliko. 1, 2, 3. Nga. So, dito tayo sa ikalimang stand ng mga hindi Katoliko, no? Ang sabi, hindi daw dapat binyagan ang sanggol dahil wala pa itong muang at kasalanan. Ang mga sanggol ay hindi nyo dapat binibinyagan kayong mga Katoliko. Wala namang kasalanan yan. Hindi alam ba yan? Bakit nyo binibinyagan ang mga sanggol? Diba? Nagsinungaling na ba sanggol? Nagnakaw ba ang sanggol? So wala silang kasalanan. So bakit nyo binibinyagan? Paliwa, pag ngayon natin pag-uusapan na bakit nga ba binibinyagan ang sanggol, ay wala pa naman yung mortal sin. Diba? Unang-una, ang kasalanan ay isang paglabag sa batas. No? Pag sinabing kasalanan, ito ay paglabag sa batas. May mababasa ba tayo dyan? Yes, 100% mga kamangga. Unang 1:3 verse 4. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos. Ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. I repeat, makinig, maiging, ha? Ang kasalanan ay paglabag sa batas. Unang 1:3 verse 4. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos. Ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Kaya ang kasalanan ay paglabag sa batas dahil ikaw ay lumalabag sa kautusan. So malinaw dito kay Juan, ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Paano? So kung ang kasalanan ay paglabag sa kautusan, so paano ang sanggol? Diba? Ang sanggol ba lumalabag na ba yan sa kautusan? Meron bang sanggol na lumabag sa kautusan para binyagan ninyo? May mortal sin bang sanggol? Nagnakaw? Ano yun? Yung sanggol bagong silang tumayo at kumupit-kupit sa bulsa ng mga tatay natin? Diba? Kasi ang sabi rito, ang kasalanan ay paglabag daw sa kautusan. Eh ang sanggol wala pa daw kasalanan at muang. So bakit kayong mga Katoliko pinibinyagan nyo ang sanggol? Eh paglabag sa kautusan, ano ba nilabag ng sanggol? Tumayo ba yan at nagtatalak dyan, nagsinungaling, chinismis ka, di ba? Wala. So, titindigan ko sa inyo na ang sanggol ay dapat binyagan. Roman 9 verse 11. Kaya't bago ipanganak ang mga bata at bago pa sila makagawa ng anumang mabuti at masama. I repeat, ha? Kaya't bago ipanganak ang mga bata, no? Bago ipanganak ang mga bata at bago pa sila makagawa ng mabuti o masama. Ang bata, no, pag sinabing ang mga bata kasama ang sanggol, sila ay walang muang at walang innocent at mga inosente, no? Kasi dito, bago ipanganak ang bata at bago pa sila makagawa ng anumang mabuti at masama. So ibig sabihin ang mga bata kasama ang sanggol dito, sila ay mga walang muang at mga inosente. So bakit kinakailangan ninyo silang binyagan? 'Di ba? Kasi sabi rito bago makagawa ng mabuti at masama eh. So ibig sabihin hindi sila gumagawa ng mabuti, hindi rin sila gumagawa ng masama ang mga sanggol. So bakit kailangan silang binyagan? 'Di ba? Dito tayo sasagutin natin 'tong mga atake ng mga hindi Katoliko pagdating sa infant baptism. Ang mga bata, no, kasama ang sanggol, no? Sila ay yung mga tinatawag nating walang muang at inosente, no? Sila talaga yung mga wala pang idea ano ba yung mortal sin, ano ba yung venial sin, kasi nga mga bata pa. So ibig sabihin, gatas pa lang yun dapat nating pinasususo sa kanila, no? Kasi baby pa yung mga isip nila. Ano ba yung kaninang sinabi ko sa inyo, ano ba yung paglabag sa kautusan na nasa sapat na gulang? Kasi pag lumabag ka sa kautusan, ibig sabihin, alam mo. Diba? Lumalabag ka sa kautusan kasi nasa sapat na gulang ka na naiintindihan mo na kung ano yung mga kautusan na nilalabag mo. Kaya yung unang-una rito na sinabi ko sa inyo na ang paglabag, no, na ang kasalanan ay paglabag sa batas dito sa unang 1:3 verse 4, no,
Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Ito yung mga taong nasa sapat na gulang na. Di ba? Kasi alam mo naman palang, ano eh, di ba? Lalabag ka sa batas eh. Ito yung mga gumawa ng mga bagay na mali na alam nila. No? Ito yung mga nasa tamang edad. No? At hindi pa pwede ang sanggol dito. Dahil hindi naman pa pwede lumabag sa kautusan ang mga sanggol. Dahil ang sanggol, nakahiga lang, hindi naman pwedeng tumayo at magnako. Yan. Kaya yung paglabag sa kautusan, hindi sanggol ang pinatutungkol doon, kundi tayo. No? Dito sa Roma 1 verse 24, patutunayan ko sa inyo na ito ay para sa mga nasa sa sapat na gulang na yung paglabag sa kautusan. Sa Roma 1 verse 24, kaya hinayaan sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Kaya napakalinaw po, merong kasalanan na hindi personal na paglabag sa utos, no? Ito yung mga merong kasalanan na hindi personal na paglabag sa utos kagaya ng mga sanggol. No, meron silang mga personal na kasalanan pero hindi sila lumalabag sa kautusan. Ang unang paglabag ni Adan, tatandaan natin, na minana ng mga tao, minana nating lahat actually. Kasama ang mga sanggol, ha? Minana ng mga tao, minana nating lahat, ang sanggol ay tao. Kasama siya dito na tinatawag natin original sin o kasalanang banal. So meron ba tayong katibayan? Meron bang katibayan ang Catholic Church pagdating sa usapin ng original sin? No? Dito sa Awit 51 verse 5, no? Ang sabi dito sa Awit 51 verse 5, ako'y naging masama mula nang ako'y pinanganak at nagkasala mula nang ako'y mabuntis. Oh, mga ano ha, hindi katoliko? 1, 2, 3? Nga. Ang sabi sa Awit 51 verse 5, ako'y naging masama mula nang ako'y pinanganak at nagkasala mula nang ako'y nabuntis. Dito sa Roma 5 verse 12, sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. At sa gayon, ang kasalanan ay kumalat sa lahat ng tao. Ang kasalanan ay kumalat sa lahat ng tao. Ang sanggol ba, hindi tao? Tao, di ba? Ang sabi sa Roma 5 verse 12, ang kasalanan ay kumalat sa lahat ng tao. Sapagkat silang lahat ay nagkasala at sa gayon, ang kamatayan ay dumaan sa lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Roma 5 verse 12. 1, 2, 3, hindi katoliko? Nga. So lahat daw ng tao ay nagkasala. Ang lahat ay nagkasala. Ang tao ay namamatay dahil sa kasalanan. Ang sanggol ay namamatay dahil sa kasalanan. Hindi sa kasalanan na paglabag sa kautusan, kundi sa kasalanang minana na tinatawag nating original sin. Di ba? Nagpumasok ang kamatayan sa tao dahil sa kasalanan. Ang sanggol ay namamatay dahil ang sanggol ay may kasalanan. Tama? At ito ay tinatawag nating original sin. At malinaw rito sa Roma 5 verse 12, sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. At sa gayon, ang kasalanan ay kumalat sa lahat ng tao sapagkat silang lahat ay nagkasala. At sa gayon, ang kamatayan ay dumaan. Ang kamatayan ay dumaan sa lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ang kasalanan ay kumalat sa lahat ng tao sapagkat silang lahat ay nagkasala. Ang lahat ng tao ay nagkasala at saklaw dito ang sanggol dahil ang sanggol ay isang tao. Tama? 1, 2, 3, hindi katoliko? Nga. Dito tayo sa ika-anim na inaatake ng hindi katoliko sa ating mga katoliko, no? Dito tayo.
Ang ginagamit daw na binyag noon ay hindi raw Trinitarian. No? Ewan ko kung narinig nyo na to kasi naka-encounter ako ng ganitong issue eh. Ang binyag na ginamit ni Juan Bautista ay hindi Trinitarian. No? Sabi rito sa Gawa 10 verse 48. Kaya inatasan niya sila na magpabautismo sa ngalan ng Panginoong Heso Kristo. Kahit daw yung mga testamento ng mga apostol ay walang sinabing Trinitarian. No, kaya dapat daw ang binyag natin ay hindi raw Trinitarian. 'Di ba? Kasi yung binyag ni Juan Bautista, hindi yan Trinitarian, ni sa tubig lang yan eh. Pero itong Gawa 10:48 na nilalatag ng hindi Katoliko, no? Ang sabi rito, kaya inatasan niya sila na magpabautismo sa ngalan ng Panginoong Heso Kristo. 'Di ba, no? So malino sa nilalatag ng mga hindi Katoliko, no? Ayon sa Gawa, tayo ay dapat magpabinyag lang daw sa ngalan ng Panginoong Heso Kristo. So mali pala ang binyag ng Katoliko kasi ang binyag natin, 'di ba, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Pero sabi ng mga hindi Katoliko, Gawa 10 verse 48. Kaya inatasan niya sila na magpabautismo sa ngalan ng Panginoong Hesukristo, samantalang tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Naku, mali na naman daw ang binyag natin. Talaga 'tong mga hindi Katoliko na 'to kung ano-ano na lang mga sinasabi sa atin, 'no? Dito sa kanilang statement ng mga hindi Katoliko, ang pagbabautismo sa pangalan ni Jesus na sinabi rito sa Gawa, di ba ang sabi rito sa Gawa, kaya inatasan niya sila na magpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo. Bakit ganito yung sinabi nila dito? Dahil ang bautismo sa pangalan ni Jesus Kristo, ito ay nagpapakita lamang ng kapangyarihan at utos ni Jesus. Tatandaan natin, ang pangalan ni Jesus ay ginagamit at ginamit, no, bilang pagpapakita ng isang otoridad at kapangyarihan. Kapag tayo ay gumagamit ng pangalan ni Jesus, ito pagpapakita ng isang otoridad at kapangyarihan. Diba, halimbawa, sa pangalan ni Jesus, demonyo ka, lumayas ka. Anong pagpapakita doon sa paggamit natin ng pangalan ni Jesus? Pagpapakita ito ng otoridad, ng kapangyarihan na ikaw, demonyo ka, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Ha? Kaya yung ganito rin yung termino na mababasa natin dito sa Gawa 10 verse 48. Kaya inatasan niya sila na magpabautismo sa ngalan ng Panginoong Heso Kristo. Parang dito yan eh, sa pangalan ni Jesus, magpabinyag ka. Yun, ganun yung diwa nitong Gawa 10 verse 48. Yung pangalan ni Jesus na ginamit dito, ito ay pagpapakita ng otoridad. No, ito ay pagpapakita ng isang kapangyarihan na kagaya ng ginagawa natin. Masamang espiritu sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Di ba? Ngayon, ang pagbabautismo, malinaw sa pangalan ni Jesus na nabasa sa Gawa, ito ay pagpapakita ng isang otoridad at kapangyarihan. Dito sa Gawa 3 verse 6, dinan nyo ha, sinabi ni Pedro, wala akong pilak at ginto. Datapot ang mayroon ako ay ibibigay ko sa iyo sa pangalan ni Jesucristo. Na taga Nazaret, bumangon ka at lumakad. See? 'Di ba? Sabi oh, sinabi si Pedro to ha, sinabi ni Pedro, wala akong pilak at ginto. Datapwat ang mayroon ako ay ibibigay ko sa iyo sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, bumangon ka at lumakad. 'Yon ang dahilan kung bakit ang statement dito sa Gawa 10 verse 48. Kaya inatasan nga sila na magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, no? Kayo ay dapat magpabautismo sa ngalan ng sa pangalan ni Jesus. 'Di ba? Ganun din ang sabi ni Pedro, no? Sinabi ni Pedro, wala akong pilak at ginto. Datapwat ang mayroon ako ay ibibigay ko sa inyo sa ngalan ni Jesus ng taga Nazaret. Lumakad ka at bumangon. Kaya yung bautismo dito ay hindi lamang nakapaloob sa dapat pangalan lang ni Kristo. Mali ang interpretation nila. Ang pagbabautismo, ang Gawa 10 verse 48 na magpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo, hindi ang diwa nito, hindi dahil pag magpapabinyag ka, dapat pangalan lang ni Jesus. Hindi. Pagbibigay ng otoridad, pag-uutos, no? Pagbibigay ng kapangyarihan na sa pangalan ni Jesus, ngayon pa lang magpabinyag ka na. Yun ang ibig sabihin niyan. Hindi yan yung pagpabinyag ka lang, si Jesus lang ang babanggitin mo. Paano ang Ama? Diba? Dito sa Gawa 19 verse 1 to 5, anong sabi rito? Habang nasa Corinto si Apollos, tinahak naman ni Pablo ang mga dakong bulubundukin ng dalawigan.
hanggang siya'y makarating sa Efeso. Natagpuan niya roon ang ilang alagad at sila'y tinanong niya, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y sumampalataya? Hindi po, ni hindi namin narinig na may Espiritu Santo pala. Tugon nila. Kung gayon, sa ano kayo nabautismuhan? Tanong niya, sa bautismo ni Juan. Tugon naman nila. Kaya't sinabi ni Pablo, si Pablo ha, nagsabi nito, binautismuhan ni Juan ang mga tumalikod sa kasalanan. Pinangaral niya ang pagsisisi sa mga Israelita upang sila'y sumampalataya kay Jesus. Ang dumating na kasunod niya, nang marinig nila iyon, nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. No? Nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ano ba yung diwa ng gawa na binasa ko sa inyo? No? Kasi kapag sa sobrang haba, parang, bakit? Ano meron? No? Bakit ganito nga pala si San Rio? Bakit ganito yung sinasabi niya? No? Dito sa Gawa 19 verse 1 to 5, no, ang nilatag ko dyan, no, ginamit ang pangalan ni Hesukristo rito para maipakilala ang bautismo ni Juan sa ilog Jordan. Kaya nga ang sabi niya, ang dumarating na kasunod niya, nang marinig nila iyon, nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Kasi nung nabautismuhan si Jesus sa ilog Jordan, nung nakita ng mga tao na si Hesukristo ay nabautismuhan sa ilog Jordan, sa pamamagitan ni Jesus, ang mga tao ay sumunod. Nagpabautismo na rin. Kasi ang sabi nila, si Virgin Mary, di ba? Hindi naman daw, hindi raw yan nabautismuhan ni Juan. Kasi wala naman daw tayo nabasa na nabautismuhan yung mga yan. Even the 12 apostles during that time, hindi naman daw yan nabautismuhan ni Juan. Kasi wala raw daw tayong mababasa na binautismuhan ni Juan Bautista ang mga alagad. Lalagyan natin ng common sense, no? Unang-una, si Virgin Mary o ang mahal na inang Birhing Maria, kung ang anak nagpabautismo sa ilog Jordan, sa tingin nyo ba hindi magpapabinyag si Mama Mary doon kay Juan Bautista? Di ba? At sino ba ang kasama ni Kristo nung siya'y nagpabinyag? Soul of Light? Wala ba siyang kasama? Sino ba mga kasama ni Kristo during that time? O, kung sino yung mga kasama niyan? Kung si Kristo nga nagpabautismo, bakit hindi magpapabautismo ang 12 apostles na umiiral noon? Diba? Sinasabi nila, hindi na binyagan si ano yung 12 apostles kasi wala namang mababasa sa Biblia. Yan ang problema sa inyong mga Bible alone. Diba? Hindi nyo nakita na nabautismohan si Maria Magdalena. Hindi nyo nakita na nabautismohan si Mama Mary. Hindi ninyo nakita na nabautismohan ang 12 apostles. Si Kristo, nabasa nyo, nagpabautismo sa ilog Jordan. Sa tingin nyo ba, halimbawa ako, kasama ko yung member ng Ave Maristela, nagbinyagan ako, sa tingin nyo ba, hindi ko ba sasabihin sa mga member ko na magpabautismo din kayo, kailangan ako lang? Siyempre, ayayain niya yan. O dahil sa sobrang pagmamahal nila kay Jesus, dahil alam naman nating lahat, kahit tayo, tinutularan natin si Kristo at pinipilit natin masunod yung kalooban na ipinag-uutos ni Kristo sa atin. Ganon din ang mga apostol, ganon din ang Birheng Maria, ganon din sila Maria Magdalena. Sila Marta, di ba? Sila Veronica, kung sino man yan. Basta kung sino man yung mga kasama ni Jesus during that time, nakita nila si Kristo, nagpabinyag kay Juan Bautista, lahat sila siyempre susunod. Yung tinutularan nga nila, nagpabinyag sa ilog Jordan, tapos si Mama Mary hindi magpapabinyag. Siyempre magpapabinyag yun. Kaya lahat sila ay dumaan sa ilalim ng pagbabautismo ni Juan Bautista. No? Kaya huwag yung sasabihin na si Mama Mary, yung 12 apostles, hindi na binyagan ni Juan Bautista. Mali yun. Very wrong. Kasi kung si Kristo nga ay nagpabautismo eh. Diba? Syempre kasama niya yung mga yan. Hindi naman sa All of Light nagpunta si Kristo sa ilog Jordan. Diba? May mga kasama siya. So syempre, pagkatapos ni Christ, nagsunuran sila o pwedeng sila yung nauna. Grand final si Christ. Diba? Grand finale. No? 1, 2, 3, hindi katoliko, sulpot? Nga. Dito sa Mateo 28 verse 19, at itinuro ni Jesus ang salitang dapat gamitin, no? Ano yung tinuro ni Jesus? Anong salita ang tinuro ni Jesus na dapat gamitin? 'Di ba? Kasi sabi nila, tularan natin kung paano bininyagan si Kristo, 'di ba? Kung paano siya bininyagan, kung ano yung way sa kanya, 'yun lang daw ang tularan natin. Yung isa naman hindi katoliko, ang sabi sa pangalan lang daw ni Kristo dapat.
Kasi yun din daw ang sabi sa Biblia, no, na tayo ay magpapabinyag dapat sa pangalan lang ni Jesus, wala nang iba. Ngayon, ano ba ang sinabi ni Jesus na dapat nating gamitin salita pagdating sa pagbibinyag? Ang sabi ni Jesus, Mateo 28 verse 19, bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Huwag matitigas ang ulo, mga hindi katoliko. Bautismuhan nyo sila sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Sinong masusunod? Si Kristo kayo? Sino masusunod? Ba? Doon tayo, sumunod tayo sa kalooban ni Kristo, no? Bautismuhan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Mga hindi katoliko, 1, 2, 3, nga, no? Ang binyag daw ay dapat sa paglulubog. Actually, ito yung susunod kong ilalive, pero sobrang, ano niya, selan. Maselan, actually, sa lahat ng mga inaral ko, isa ito sa mahirap talaga, yung ang binyag ay isang paglulubog daw dapat. 'Di ba? Kasi meron pagwiwisik, may dublob, may buhos. 'Di ba? May ganun tayo eh na ito yung talagang pinag-uugatan ng pagtatalo pagdating sa mga binyag. No? Ano ba yung dapat tama? Paglulubog, pagbubuhos, o pagwiwisik? No? Pero bibigyan ko kayo ng konting-konti lang, konting tilamsik, no? Pero hindi ito, hindi ko siya ilalecture sa inyo ngayon ito kasi tinatapos ko pa siyang aralin kasi sobrang hirap niya. Pero ito yung susunod nating pag-uusapan, yung ano ba yung tama pagdating sa pagbibinyag? Ang sinasabi ng hindi katoliko na lubog o bisik o buhos, no? Pag-uusapan natin yan biblically, no? Pero wag muna ngayon kasi medyo mahaba siya at saka mahirap, no? So ang binyag ay isa daw paglulubog dapat. Ito yung sinasabi ng mga hindi katoliko sa atin. Bibigyan ko kayo ng konting pahapyaw, no? Roma 6 verse 4. Upang mabautismuhan ay inilibing tayo kasama niya, no? So ayon sa mga hindi katoliko, ang salitang inilibing sa aklat ng Roma, no, yung ditong upang mabautismuhan ay inilibing tayo kasama niya, sa mga sulpot na sekta, sa mga hindi katoliko, ang salitang inilibing dito sa aklat ng Roma, ito daw ay sumisimbolo ng paglulubog. No? Ang sitas na upang mabautismuhan ay inilibing tayo kasama niya, ang interpretation ng hindi katoliko rito, yung upang mabautismuhan ay ilulubog tayo kasama niya. Kaya ang binyag nila puro paglulubog dahil yan dito, no, mga lupo. So malinaw, no, sa stand ng hindi katoliko, ang pagbibinyag nila ay isang paglulubog dahil nga dito sa Roma 6 verse 4, no? Ngayon, ang binyag, ito po ay hindi isang ordinaryong ritual. No, hindi ito basta-basta ritual lang na idulubog mo, pwede na. Dami nga nalunod, 'di ba? Ilang tao na nalulunod sa binyag 'yon? Hindi na umahon, no? So, ang binyag, ito ay hindi ordinaryong ritual. Ipinopresiya na ang pagdidilig ay patatawarin ng kasalanan. Medyo nabubulol ako sa Tagalog. So nasa prophecy daw po, no, nasa prophecy na ang pagdidilig ay patatawarin ang mga kasalanan. So tatandaan po natin kung ang paglulubog ay tanda ng bautismo sa ibang sekta, pero nasa prophecy po na ang pagdidilig ay tanda na patatawarin ang mga kasalanan. Dito sa Ezekiel 36 verse 25, at ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo, at kayo'y magiging malinis sa buo ninyong karumihan, at sa lahat ninyong mga Diyos-Diyosan, lilinisin kayo. So paano ito? Sinabi ni Ezekiel, magwiwisik. Hindi naman sinabi Ezekiel na, at ako'y maglulubog ng malinis na. Diba? Hindi naman po niya sinabi na at kayo'y ilulubog ko sa malinis na tubig. Ang sabi, magwiwisik. Pero ang sabi nila, ang tamang bautismo daw ay paglulubog. Eh, paano si Ezekiel? At ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo at kayo'y magiging malinis. So malinaw, hindi lang po paglulubog, meron din tayong tinatawag na pagwiwisik. No? At ang binyag,
ay paglilinis ng kasalanan. No? Ang binyag ay paglilinis ng kasalanan. Hebreo 10 verse 22. Kaya't lumapit tayo sa Diyos na may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat dilinis na ang ating puso at inugasan niya na ng dalisay na tubig ang ating katawan. No? So, nakapaloob din po na ang pagbubuhos ng tubig at ng espiritu ay naglilinis din ng ating mga kasalanan. So, kanina, meron sabi nila yung paglulubog dahil sa Roma 6 verse 4. Ngayon, merong isa pang binyag, pagwiwisik. Ngayon, dito naman, kay Isaiah, nakapaloob naman dito, no, na ang pagbubuhos ng tubig at ng espiritu ay naglilinis ng kasalanan. So, may pagbubuhos naman. Aking iububuhos ang saganang tubig sa uhaw na lupa. Sa tuyong lupa, maraming batis ang pagdadaluyin. Ibubuhos ko sa inyong mga anak ang aking espiritu at ang liping susunod sa iyo ay pagpapalain. So, marami ako na, may nabasa ako na paglulubog ay paglilibing, na wisi sa standang hindi katoliko ay paglulubog, may pagwiwisik at may pagbubuhos. No? Ngayon, si Saulo ay nabinyagan sa isang bahay. Di ba natatandaan ninyo, nung si Saulo ay tinawag ng Diyos, siya ay binulag. Di ba? At nung binulag itong si Saulo, siya ay napunta sa isang bahay. Di ba? At tong bahay na to, kung saan siya naroroon, dito ay walang dagat o sapa. Maluloka naman ako kung yung bahay na pinuntahan ni Saulo may dagat, may sapa, o may jacuzzi. Di ba? Maloka ka. Yung tinawag ng Diyos si Saulo at nabulag, di ba siya ay napunta sa isang bahay, at yung napunta siya doon sa isang bahay, wala naman doon sapa, wala naman doon swimming pool. Di ba? Gawa 9 verse 17 to 18. Pumunta nga si Ananias sa naturang bahay at pumasok dito, ipinatong niya ang kanyang mga kamay at sinabi niya, kapatid na Saulo, pinapunta ko rito ng Panginoong Hesus na nagpakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Isinugo niya ako upang muli kang makakita at upang mapuspos ka ng Espiritu Santo. Noon di may nalaglag na tila kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita siyang muli at tumayo siya at nagpa-bautismo. See? Yung lugar po na pinuntahan ni Saulo, wala pong dagat doon. Walang batis, walang swimming pool. So paano nagpabautismo si Saulo doon? Ano ang ginamit? Kayo na lang po ang mag-isip, no? Ngayon, pumunta na tayo rito. Ano ang unang bautismo? Ano ang unang bautismo? Si Cornelius, no? Si Cornelius the Centurion. Ito siya po ay isang Romanong centurion at ayon sa Bagong Tipan na mababasa natin, si Cornelius ang unang hentil na nabinyagan sa pananampalatayang Kristiyano at ang kanyang kapistahan ay ating ipinagdadaos tuwing February 2. No? So ang unang nabinyagan sa pananampalatayang Kristiyanismo ay si Cornelius. Isa siyang Romanong centurion. Siya ang unang nabinyagan. Bakit binibinyagan ang mga bata? Bakit binibinyagan ang mga bata? Shout out sa iyo ni Ira Nicole Salin Cuevas at kay Arch Chatel Gabriel Fernando at kay Ate Michelle Hall, shout out. Kay Ate Cynthia Manalo, shout out po sa inyo. So bakit binibinyagan ang bata? Kapag binibinyagan ang isang bata, tatandaan natin ito mga kamangga ko, no? Ang banal na Espiritu Santo, no? O ang banal na Espiritu ay pumapasok sa kanya at ang banal na Espiritu ang nagpapalago ng Kristiyanong bertud sa isang batang nabibinyagan o binibinyagan, no? Ang pagbibinyag sa mga bata ay nag-ugat, no? Ang pagbibinyag sa mga bata ay nag-ugat noong sinauna pang panahon sa pamamagitan ng pananampalatayang Kristiyano sa kanilang mga magulang. So ano ba yung kahulugan ng bautismo ni Jesus? Ano ang kahulugan ng bautismo ni Jesus? Ang pagbibinyag, no? Ang pagbibinyag kay Jesus ay isang yugto sa buhay mismo ni Hesukristo, no, sa kanyang pagbibinyag na isinasalaysay sa Bagong Tipan. Ito ay sinasabi sa Bagong Tipan
Dito nag-umpisa ang pampublikong ministeryo ni Kristo. Nung si Kristo ay nabinyagan sa ilog Jordan, dito nag-umpisa ang pampublikong ministeryo ni Kristo. At ito ay mababasa sa apat na ebanghelyo ng Bagong Tipan. Marcos 1 verse 9 to 11, Lucas 3 verse 4 to 22, Mateo 3 verse 13 to 17, at 1 verse 29 to 34. Ito ang mga canonical na ebanghelyo na nagpapakita na si Jesus ay dumating sa pampang ng ilog Jordan. At nung si Kristo, nung si Jesus ay nabinyagan sa ilog Jordan, dito nagsimula ang kanyang pampublikong ministeryo. Dahil sa bautismo sa ilog Jordan ng ating Panginoong Hesus Kristo. So pagkatapos ng bautismo kay Jesus sa ilog Jordan, ano ang nangyari? Pagkatapos ng binyag ni Kristo, no? So nung nabautismohan na si Jesus sa ilog Jordan, siya ay gumugol ng ilang oras kasama ang mga disipulo at sa kalaunan siya ay nagpunta sa disyerto. Sila, no? Sila ay pumunta na sa disyerto. So bakit si Jesus Kristo ay nabinyagan sa ilog Jordan? No, bakit siya nabautismohan sa ilog Jordan? Ipinakita ni Jesus, no, ipinapakita niya dito ni Jesus na siya ay nakatayo, no, sa hanay ng mga makasalanan. Tatandaan natin na ang binyag ay para sa ating mga makasalanan. Pero ipinakita ni Jesus Kristo, bagamat siya ay walang kasalanan, na ako ay tatayo sa hanay ng mga kasalanan, ng mga makasalanan. Kaya nga sabi niya, ako ay nagparito hindi para sa mga banal. Ako ay pumarito para sa mga makasalanan. Kaya nung si Jesus ay nagpabautismo, at alam naman natin na ang bautismo ay para linisin at hugasan ng ating mga kasalanan, bagamat si Jesus ay isang imakulada, siya ay nagpabautismo para ipakita ni Jesus na siya ay nakatayo sa hanay ng mga makasalanan upang tanggapin niya ang bautismo ni San Juan Bautista, no? Sa ganitong paraan, ipinakita ni Jesus Kristo na ang kanya mismong sarili bilang isang kaibigan at sumusuporta sa Diyos na hindi nakikita sa ng lahat ng mga tao, no? Ipinakita ni Kristo dito na sinusuportahan niya ang utos ng Diyos nang hindi nakikita. Bagamat si Jesus ay walang kasalanan at hindi niya kailangan magpabinyag, magpabautismo sa ilog Jordan, mas binabuti niya magpabautismo, no? Para itayo ang kanyang sarili na bagamat ako'y walang kasalanan, ako ay nasa hanay na nasa mga kasalanan dahil ako ay pumarito para sa mga makasalanan. At bilang pagsunod na rin sa kautusan ng Diyos nang hindi nakikita, dahil tatandaan nyo, si Kristo ay 100% man and 100% God. So ano ba yung bautismo? Ang pandiwang baptize na sinasabi, nasa katunayan, no, ang pandiwang baptize na nasa katunayan ay ito ay nagmula sa salitang Grego na baptisein, parang ganon, na sa salitang Latin ito ay baptisare, no, na may kahulugan na paglulubog. Ito ay tumutukoy sa unang ritual ng pagsisimula ng Kristiyanismo, no? So, ang pandiwa po ng bautismo ay baptize. At ang baptize ay nagmula sa salitang Grego na baptisein, na sa salitang Latin ay baptisare, na tumutukoy sa unang ritual ng pagsisimula ng relihiyong Kristiyanismo. So, sa kaso ng Kristiyanismo naman, ito ay nabigyang katwiran, no, ng mga evangelical account, no, ng binyag o paglulubog kay Kristo sa ilog Jordan. So yung paglulubog kay Kristo sa ilog Jordan, ito ay nabigyan natin ng katwiran. Kaya yung baptism sa atin, ito ay sinabing paglulubog dahil sa nangyari kay Kristo doon sa ilog Jordan na nabigyang katwiran
ng mga evangelical account. Ngayon, this is my favorite. Ito yung talagang isa sa inatake sa akin, no? Walang salitang binyag sa Biblia. May mababasa ba kayong binyag sa Biblia? Wala tayong mababasang salitang binyag sa Biblia. Pero bakit binyag nga ba ang terminology ng Iglesia Katolika? Diba? Ang nakalagay sa Bible is baptism, bautismo. Bakit binyag? No? Pag-usapan natin ito. Ang binyag, pag-usapan po natin ito, ha? Ang binyag, ito ay ang unang sakramento ng mga Kristiyano, excuse me, na isinasagawa bilang isang pagsisimula na ritual sa lahat ng mga pag-amin sa mga relihiyon na sumusunod sa mensahe ni Jesucristo. Ang salita ay nagmula sa Greek na baptisiin na nangangahulugan na isawsaw. Ito ay mababasa sa Encyclopedia Titanica. Ang sabi sa Encyclopedia Titanica, ang binyag ay ang unang sakramento ng Kristyanismo na isinasagawa bilang isang pagsisimula na ritual sa lahat ng mga pag-amin sa mga relihiyon na sumusunod sa mensahe ni Jesucristo. Ang salita ay nagmula sa Greek baptisein na nangangahulugang isawsaw. Yan po ay nasa Encyclopedia Titanica. Standard reference to, ha? So sa mga hindi Katoliko dito, no? Siguro naman hindi naman mahihina yung mga ulo ninyo, no? Kung hindi niyo alam na ang salitang binyag ay wikang Tagalog, no? Bibigyan ko kayo ng mga halimbawa. Sa Latin, baptismus. Sa wikang Latin, baptismus. Sa Spanish, bautismo. Sa Greek, baptizo. Italian, batesimo. Mexican, bautismo. Tagalog, Filipino, sa wika natin, binyag. Ilocano, bunyag. Sa Bisaya, bunyag. So ang salitang binyag, ito ay salitang Tagalog. Ang salitang bautismo, ito ay salitang Espanyol. Malinaw yan, ha? Ang gamit po natin na Biblia, na mga ibang translation doon, ay hango po sa salitang Espanyol na bautismo. Doon ang galing yung bautismong salita. At yung salitang binyag, ito ay salitang Tagalog. Diyos ko. 1, 2, 3, sulpot? Na nga. Nasa Biblia ba ang salitang binyag? Meron ba kayong mababasa na salitang binyag sa Biblia? Merong mababasa sa Biblia na binyag, no? Meron po tayong mababasa na salitang binyag sa Biblia. At alam naman nating lahat na ang Bisaya ng binyag ay bunyag. Correct me if I'm wrong, ha? Hindi po ako Bisaya. Ako po ay Manilenya. Pero yung meron po kasing ano, tama ba ako? Salitang ang Bisaya ng binyag ay bunyag. Sana po at kung tama yung translation ko, no? Kasi dito po sa Mateo 28 verse 19, PMPV, ING, Mayap, A, Balita, Biblia. No, ang sabi, inyamunta kayo at gawan yu lang alagad ko ding sablang bansa. Bunyagan yu laking lagyo ning impa at ning anak at ning banal a espiritu. No, ito yung sinasabi sa Mateo 28 verse 19, Bisaya na translation, no? Inya munta kayo at gawan yu lang alagad ko ding sablang bansa. Bunyagan yu laking lagyo ning ipa at ning anak at ning banal a espiritu. No? So ang salitang binyag na ay orihinal na salitang Tagalog para sa bautismo. Ang bautismo ay hindi salitang Tagalog, kundi ito ay salitang hiram o salitang banyaga na mula sa salitang Espanyol. At ang salitang binyag ay mula naman sa salitang Tagalog. Halimbawa, ah, ano yung mga salitang hiram na ginagamit natin ngayon na hindi natin alam ay hindi pala ito Tagalog? Chinelas. Diba? Ang chinelas, ito ay salitang Espanyol. Sa plural, ito ay tinatawag nilang chinela. Ito ay isang salitang hiram. Sa Tagalog naman, ang Tagalog ng chinelas ay sapin sa paa. Libro. Ang libro ay hango sa salitang Latin o na tinatawag nating hanay ng mga sheet o papel.
hiram na salita na naman ito. Aklat, ito ay salitang Tagalog, no? Biblia, ang Biblia, ito ay salitang Latin na Biblia. Ito ay tinatawag na aklat o mga aklat. Salitang hiram ang Biblia. Pero ano sa Tagalog ang Biblia? Banal na kasulatan. Yan ang Tagalog na salita. Letra. Diba? Meron tayo, letra for letra. Ang letra, ito ay salitang Griego at mula sa alpabetong Griego. Hiram na salita na naman. Ano ang Tagalog ng letra? Titik. Ito ay salitang Tagalog. Bautismo. Ito ay salitang Espanyol na isausaw o ibuhos. So, ibig sabihin, salitang hiram na naman. No? At ang Tagalog ng bautismo, ito ay ang binyag. Siguro naman, hindi naman mahina yung utak natin dyan, no? Para hindi nyo naman malaman kung ano ba yung salitang Tagalog ng bautismo. No? Ang salitang Tagalog ng bautismo, kung ikaw ay isang Pilipino, siguro naman alam mo, binyag. Diba? 1, 2, 3, hindi katoliko? Nga. So, dahil sa mga statement ng mga hindi katoliko sa pag-atake niya sa infant baptism natin, ako naman ay magbibigay ng konting tanong din, no, sa mga hindi din katoliko. No? Si Felix Manalo po ba ay nabinyagan? Diba? Kasi kailangan daw tayo ay binyagan. Tama? Si Felix Manalo ba ay nabautismuhan? No? Si Felix Manalo, para sa inyong kaalaman, ay hindi po nabautismuhan sa INC 1914. Hindi po siya nabinyagan doon. Kung ipipilit po naman nila na si Felix Manalo ay nabautismuhan, no, lalabas po na si Felix Manalo ay isang Katoliko. Bakit? Ang kanyang tunay, ang tunay na pangalan ni Felix Manalo ay Felix Manalo Isagun. Yan ang tunay na pangalan ni Felix Manalo, na which is founder ng INC 1914. Ang kanyang tunay na pangalan ay Felix Manalo Isagun, bilang isang, ano siya, isa pong binyagang Katoliko si Felix Manalo. Ang kanyang ina ay isa pong debotong Katoliko, at namatay ang kanyang ina na isang Katoliko. No? At bilang pagpupugay ni Felix Manalo sa kanyang ina, mas pinili niyang gamitin ang apelido ng kanyang ina na Manalo kesa sa apelido ng kanyang ama na Isagun. Kaya siya ngayon, ang kanyang pangalan ay Felix Isagun Manalo. No? Ito na po yung kanyang ginagamit sa mga passport niya, sa driver's license, Felix Isagun Manalo. Pero ang tunay po niyang pangalan, nung siya ay binyagang Katoliko, Felix Manalo Isagun. Kasi kung Felix Manalo Isagun ang gagamitin niya, siya ay binyagang Katoliko. Kaya nga po niya binago eh, na Felix Isagun Manalo. Dahil itinatatwa at itinatanggi niya na siya ay binyagang Katoliko, no? Kasi tayong lahat, no, nung tayo ay bininyagan, kagaya ni Hi Gian Daryl, shout out, oh, gaya ni Gian Daryl, ni Ira Nico, no? Nung kayo ay bininyagan sa pangalan niyong yan, kayo ay Katoliko. Ngayon, dahil itinatatwa niya na siya ay binyagang Katoliko, binago niya yung kanyang pangalan at para na rin sa pagpaparangal sa kanyang yumaong ina. Tatandaan natin, ang nanay ni Felix Isagun Manalo ay isang debotong Katoliko at pumanaw ang kanyang ina. Hindi niya na-convert yung nanay niya sa sektang binuo niya. Ang nanay niya ay namatay ng 100% debotong Katoliko. No? So kung sasabihin nila na si Felix Manalo ay nabinyagan, si Felix Manalo ay isang Katoliko. Pag si Felix Manalo ay isang Katoliko, lalabas ang buong Iglesia ni Cristo 1914 ay isang Katoliko din. Tama? So, hindi siya binyagang Katoliko. So, pag-usapan natin yung pagiging INC 1914 ni Felix Manalo, no? Ngayon, kung siya ay hindi nabinyagan bilang isang Katoliko, si Felix Manalo ba ay nabinyagan bilang isang INC 1914? 'Di ba? Kung siya ay nagtatag ng sekta ng INC 1914, sino ang paano siya nabinyagan? Kasi ang sabi rito sa Mateo 28 verse 19 to 20, kaya tumayo kayo, gawin niyo ang alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Tuturuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo.
So kung naguuto si Kristo na tayong lahat ay dapat nabautismuhan, kung inutusan ni Kristo na tayong lahat ay dapat magpabinyag, nung si Felix Manalo ay gumawa ng sekta na INC 1914, actually hindi lang si Felix Manalo. Ang MCGI, ang mga Martin Luther dito, ang Born Again, ang mga founder ninyo, ang sabi, bautismuhan nyo sila. Sino ang mga nagbinyag sa inyo? Kasi kung hindi kayo nabinyagan, bilang mga founder, ibig sabihin, hindi rin nabinyagan yung mga member ninyo. Diba? Kung ang puno ay hindi binyagan, ganun din ang mga sanga at ang mga bunga. Hindi siya binyagan. At ang isang taong hindi nabinyagan, kayo ay walang kaligtasan. Tama? Kaming mga Katoliko, kami ay binyagan magmula kay Kristo dahil kami may mga apostolic succession. Ang pagpapasa-pasa ng otoridad ay naganap dahil sa pagpapasa-pasa ng mga tradisyon at pagpapasa-pasa ng mga iniyahalal naming Santo Papa. At sa pamamagitan ng Santo Papa, sila yung mga nagbibigay ng authority sa kung anong dapat gawin ng mga pari namin. Kaya yung binyag namin na natatanggap kaming mga Katoliko ay nanggaling mismo kay Jesus. Kasi si Jesus din mismo sa Biblia ay nagbabautismo. Hindi naman pwedeng mga alagad lang. Siyempre, bago nag-utos si Kristo na bautismohan nyo sila, nung si Kristo ay buhay pa, nagbabautismo na rin yan. So kung kaming mga Katoliko, ang Pope namin na first Pope, which is si San Pedro, ay nabinyagan sa pamamagitan ni Jesus dahil si San Pedro ay isa sa 12 apostol. Kung pag-uusapan natin lahat ng mga sulpot na sekta, INC 1914, MCGI, SDA, Mormons, Jehovah's Witness, ano pa ba? Lahat po ng mga born again, di ba? Lahat ng mga hindi Katoliko, sino ang nagbinyag sa mga founder ninyo? Di ba? Kung hindi nabinyagan ang mga founder ninyo, lalabas yung mga nakakaanib ninyong miyembro ay hindi rin po binyagan. So para maging binyagan yung member ninyo, kailangan maging binyagan muna yung founder ninyo. Kung si Felix Manalo 1914 ay nagtatag ng INC 1914, sino ang nagbinyag sa kanya? Eh siya ang unang iglesia ni Kristo, si Felix Manalo. 'Di ba? Kaming mga Katoliko, hindi ako yung unang Kristiyano. Kundi ang pagiging Kristiyano namin ay nagmula sa nagtatag mismo kay Kristo. Kaya yung binyag namin ay nagmula kay Kristo. Ngayon dito sa INC 1914, saan nagmula yung binyag nyo? Kay Felix Manalo. Sino nagbinyag kay Felix Manalo? Yun po yung isang palaisipan sa akin, no? Ang binyag po naming mga Katoliko, kasi total kayo po, inaatake ninyo yung infant baptism namin. So magtatanong ako, hindi ko naman kayo inaatake, no? Kaming mga Katoliko, ang binyag namin ay nagmula kay Kristo, no? Dahil ang first pope namin, si Pedro. Nagbigay si Kristo kay Pedro ng otoridad. Ang kalagan mo sa lupa ay kakalagan sa langit. At authorization na ito ay ipinasa-pasa hanggang sa ngayon. Kaya yung binyag namin ay nagmula mismo kay Kristo. Ngayon po sa INC 1914, sino ang nagbinyag kay Felix Manalo? Kasi bago nung siya ay nag-INC 1914. Kasi paano mo ipapasa ang salitang binyag kung hindi ka nabinyagan? Tama po ba? Pwede ka po bang magbinyag nang hindi ka nabinyagan bilang isang Kristiyano? E samantalang pinagutos na po ito, no? Ang sabi sa Mateo 28 verse 19 to 20, kaya tumayo kayo, gawin yung alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan nyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. So ipinagutos po, bautismuhan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. So sino po ang nagbautismo kay Felix Manalo ng sangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo para maipasap niya po itong binyag na ito sa kanyang mga miyembro? Hindi po tayo maaaring magpasa ng bautismo kung hindi ka po mismo na bautismuhan. So para maipasa mo po yung binyag o magkaroon ka ng authority sa pagbibinyag, unang-una dapat ikaw ay binyagan. No? Kayo, hindi ko po alam kung anong istandi nyo, pero ito po ay ngayon ay kasalukuyan kong inaaral kung ano ba ang stand ng INC 1914 dito at ano rin ba ang stand ng Catholic Church patungkol din dito sa usapin na ito. At
pag natapos ko po ito, ito po yung mga ilalive ko. At kasama ito sa Wisik, Lugdog, at ano ba yung isa? Buhos, no? Ito po yung susunod kong ilalive. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng nakinig at nakiisa sa aking live presentation. Sa totoo lang po, ang sakit-sakit na po ng lalamunan ko. At pero pinilit ko po ito na ilatag sa inyo at magbigay ng presentation sa inyo. Nang sa gayon ay mabigyan ko po kayo ng kaunting ideya pagdating po sa pagbibinyag sa sanggol ng ating Simbahang Katolika. At sa lahat po ng mga makakapanood at makakaparinig ng live presentations ko, please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV, at inaayayahan ko po ang iba pa pong mga Catholic debater dito na may mga sulput po kasi na nagko-comment na po doon sa mga live videos ko po doon sa YouTube ko at binigiba nila ang Simbahang Katolika sa YouTube naman. So, pwede nyo pong bisitahin ang YouTube channel ko at paki-check at tindigan po natin kung ano po ba ang stand ng Simbahang Katolika patungkol po sa Binabatikos naman nila doon naman po sa YouTube channel. No, bisitahin nyo pong YouTube channel ko, Sanrio TV. Maraming maraming pong salamat sa inyo at lagi nyo po sana akong ipagdarasal lalo na po sa aking gayetong ginagawa. No? Napakahirap at minsan napanghihinaan po ako ng loob. Pero ang tinitignan ko na lang na ang lahat ng ito ay ginagawa ko para sa Diyos at hindi para sa tao. Kaya kahit na minsan napanghihinaan ako ng loob, nilalakasan ko na lang po talaga yung loob ko. At sa mga Katolikong nandito, lagi nyo po akong isasama sa mga panalangin ninyo, sa pagdarasal ninyo, na sana bigyan pa ako ng Diyos ng talino at ng karunungan na ma-express ko kung ano po ba ang katuruan ng ating simbahan. Ginagawa ko po ito para po sa ating iglesia, para po ito sa ating Panginoon na muli nating maibalik sa ating simbahan ang mga naligaw at nalaso ng mga bulaang propeta. Ibalik po natin sila sa ating simbahan. Magkaisa po tayo. Ikalat ang ating turo at aral. Tulungan natin ang mga kaparian na ipalaganap ang salita ng Diyos na mismo manggagaling sa doktrina at aral ng Simbahang Katolika. Ako po si Sanrio, ang founder po ng online Ave Maristela Catholic Defender na nag-iiwan ng salita po sa inyo na sa Diyos, walang kabiguan, kaya't huwag kang magtitiwala sa tao, mabibigo ka lang. 1, 2, 3, sa mga hindi Katoliko, nga. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.